Yung Sayer Bun, shout out sa inyo mga lods, mga chinggu. So ngayon mga chinggu ay walang pasok Linggo. Saka malapit na yung ano, Chuseok, yung holiday namin. Next week, dalawang araw walang pasok. Tapos Huwebes kasi siya magsisimula, so kasali na yung Sabado Linggo. Abot siya sa 4 na araw na walang pasok. Sa ngayon mga chinggu dito sa ano, Korea, ano, papalamig na mga chinggu. Pa-winter na kasi. Mag-autumn na yata next month. Yung limbawa malalagas na yung mga dahon. Mag-iba na yung mga kulay ng mga dahon. So pagkatapos ng autumn na yan, diretso na sa ano, winter. So napakalamig na guys. Ngayon nga eh ano eh, nasa mga 18 degrees Celsius, or paggabi umaabot na ng ano, mga 16 to 15 degrees Celsius. Malamig na talaga guys. Kaya pag ano, hindi na kami nag-aircon pag ano na, madaling araw. Kaya asahan natin next month ano na, makakapal na jacket na naman ang susuotin natin. So sa ngayon pupunta tayo ng ano, ng bilihan ng bigas kasi naubos yung bigas ko mga chinggu. So bibili tayo ng 20 kilos na bigas para sa dalawang buwang ano natin, pagkain, supply ng pagkain, dalawang buwan. So ganun pa rin mga chinggu, no? Trabaho pa rin dito sa Korea. Wala kang ibang gagawin dito, trabaho, tulog, kain, trabaho, paulit-ulit buong taon. So pag summer, yun lang yung panahon na pwedeng gumala, lalo na pag may mga holiday. Ngayon Chuseok holiday, so 4 days walang pasok. Pupunta tayo ng Seoul niyan mga chinggu, para makapasyal naman tayo kasi malayo sa Seoul yung sa amin mga chinggu. 6 hours yata. Nasa Daegu kasi ako, sa pinakasentro ng Korea, nasa bandang gitna. Kasi yung Seoul nasa dulo, at yung sa kabilang dulo naman Busan. Kaya dito tayo dadaan sa may park para hindi masyadong maraming sasakyan. So yun na nga mga chinggu, no? Sa ngayon naka-experience tayo ng ano, GERD. Pabalik-balik yung GERD ko mga chinggu. Yung bang acidic yung ano mo, chan, tsaka konting ano lang sa pagkain, konting makakain ka ng ano niya, makaka-trigger, bumabalik siya. Yung kinakabag yung ano mo, yung chan mo, nangangasim yung sikmura, masakit. Tsaka minsan nagda-diarrhea. Minsan mahirap mag-ano, upo. Parang matagal siya mag, parang hindi ganun, hindi consistent yung pag-digest ng pagkain. Kaya ganun, nagkaganun. So, base sa research ko, mga chinggu, yung ganyan, GERD, ano siya, connected siya sa ano, emotional, ano. Kasi, ganun talaga, na-experience talaga lahat ng mga OFW yung ganito. Kasi, ma-homesick ka, mimiss mo yung, ano, yung pamilya mo, mamimiss mo yung lugar na ang lugar nyo mismo. Kaya nagkakaganon, medyo iba yung pakiramdam sa katawan. Sagabal siya sa trabaho. Minsan kasi sumasakit siya pag ano, natrabaho ka. Alam mo ba yung ano, yung may ano sa lalamunan, parang may nakaano dito mga chinggu, may mga nakabara. Pero hindi naman siya tonsillitis kasi hindi naman masakit pag kumain. Medyo masakit lang pag umiinom ng tubig. Yun talaga yung GERD. Pag nagkakape ako, umiinom ng mga yung alak, soju, beer. Yun. Tapos pag kumain ka ng maraming ano, yung maraming karne masyado, tapos hindi ka natutunawan yun. Ano siya, nagtitrigger siya. Saka mga dairy products, kape, gatas, chocolate, bawal mga chinggu. Tsaka dito
sa tiyan sumasakit, bandang gilid, sa may bandang ano, kaliwang ano, gilid ng tiyan. Masakit mga tsinggo, minsan ano siya, kumikirot. Pag ano, pag nalipasan ka ng gutom, kumikirot siya. At pag ano din, pag nasobrahan yung pagkain, parang ano siya, ulcer. Yun ka ano, GERD. Hindi siya maganda. Kaya ano lang talaga, yung sa emotional mo. Hindi may sasakyan. Kailangan makontrol mo yung emotion mo mga tsinggo. Pag ano, kailangan buo yung ano mo, buo yung loob mo, nag-abroad ka. Kasi pag nagka problema ka, kahit anong problema, sakit, sakit sa katawan or ano, sa'yo lahat, walang tutulong sa'yo dito. Kaya dapat ano, dapat buo yung loob mo, malakas yung loob mo, hindi ka madaling maano, malumural. Kaya nung nangyari sa akin, parang gusto ko nang umuwi. Kasi yun nga, pabalik-balik ngayon, paunti-unti sumasakit pa din. Kahit na napagamot ni siya, kahit na may gamot akong iniinom. Kasi yung binigay na gamot, pang ano lang eh, pang isang linggo, tas tatlong araw. Parang sa ano lang yata yun, parang sa acidic lang. Kasi chinik naman nila yung ano, dugo, naglaboratory, okay naman. Tapos pinisil-pisil yung tiyan ko, wala nang problema, hindi naman kasi masakit. Yun lang talaga, kinakabag. Tapos kabag, diarrhea. Kadalasan pag ano, GERD, symptoms ng ano, GERD, may diarrhea, kabag. Tapos minsan sumasakit sa may ano, bandang gilid ng tiyan sa baba, kaliwa. Nung unang nagpa-check up ako, kasi IBS yung sinabi ng doktor eh. IBS. Nung sa Manila kasi nagka-GERD na din ako dun. GERD. Tapos ngayon bumalik na naman, GERD na naman. Connected kasi siya sa ano mga tsinggo, stress. Stress kasi yung trabaho. Pagod talaga. Saka yung rotation mo dito, bahay, ano, trabaho, kain, tulog, trabaho talaga. Lalo pag nag-winter na, sa ano ka na lang talaga, sa loob ng apartment, di ka na makakalabas kasi nga sobrang ginaw. So ngayon, susulitin natin yung ano, summer na pwede pa tayong lumabas, laro ng basketball. So, yun na nga mga tsinggo, no? Dapat talaga, ano, iwas stress. Hindi iwas stress kasi hindi mo maiwasan yung stress. Control sa emotion. Yung emotion mo dapat kontrolin. Hindi naman ako nag-iisa. Bali lahat naman ng ano, OFW na pagdaraanan ng ganitong ano. Ganitong klaseng ano, problema. So, sa ngayon malapit na tayo sa ano mga tsinggo, sa bilihan. Kaya ano, pagpatuloy natin yun. Salamat sa mga ano, singgo na nag-subscribe at saka nag-suporta ano, sa guys, channel ko. Yung bilihan namin dito sa Korea ano, ng bigas, kasi mura lang dito eh, yung ano, isang sako. Kaya mamimili na tayo guys sa loob. So ayan mga lods, dito yung mga itlog. So kukuha tayo dito ng isang itlog. Itlog. Yan. Ito yung bilihan guys, ang gulay. Ayan, gulay. Bili natin dito guys, pipino, talong. Yan, talong. Mura lang yung talong.
kasi gagawa tayo ng tortang talong. Ito yung ano, frozen product guys. Bibili tayo ng sponge guys. Ito. Shoutout mga chinggu, ito lang yung nabili natin guys oh. Talong, yogurt, at saka itlog, at saka isang sakong bigas. So ano siya guys, mahal ang bigas ngayon guys dahil hindi season. Yun, halos 70 yung nabayaran natin guys. Ah, mahal, abot siya ng ano, parang 2.5. Kasi yung bigas ano na eh, around ano siya 2,000. Pero dalawang buwan naman natin tong ano, pagkain. Kaya sulit na rin, okay na rin. So yan guys, salamat guys sa panonood no, at salamat sa pagsuporta. Sana i-share nyo pa yung video ko guys, at shoutout sa inyo.